Matagumpay na idinaos ng North Occidental Mindoro 2 District ang kanilang kauna-unahang fellowship ngayong taon sa Sinagtala, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Doon ay naging pangunahing tagapagsalita nila ang Pangulo ng North Philippine Conference. Nagpapalita si Cesar Balkin. Sa Sinagtala Covered Court kung saan isinasagawa ang kauna-unahang district fellowship ngayong taon ng North Occidental Mindoro 2 District na ang panauhing tagapagsalita ay ang Pangulo ng North Philippine Union Conference, Pastor Arnelio A. Gavin. Tinatayang umabot sa 200 ang mga kapatid mula sa iba't ibang sambang Adventista sa loob ng distrito ang masayang nakifellowship sa mga kapatiran at takinig ng mensaheng dala ng mga bisitang mula sa NPUC. Tiyak na nagdiriwang ang langit sapagkat umabot sa 40 ang bilang tumanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na bautismong isinagawa nila Pastor Arnel Gavin at Pastor Marvin Diaz. Gusto kong matagpuan yung katotohanan. Gusto ko rin mas maramdaman yung feelings na nasa buhay ko si God. Masaya ako ngayon kasi tunay na akong Adventista at maglilingkod talaga ako ng tapat kay God. Ang mga taong nagpabautismo ay bunga ng isinagawang isang linggong Bus of Youth sa Barangay Balok-Balok at Sitiwawa. Ngunit ang karamihan sa mga tumanggap ay mula sa resulta ng pagsisikap ng mga katutubong missionaries na nangangaral sa kabundukan at ilang mga kapatid sa distrito. Pagkatapos ng bautismo, ang pagsamba ay pinagpatuloy na pinangunahan naman ito ng mga kabataan, iba't ibang awiting papuri sa Panginoon at testimonies ang kanilang ipinahagi. Sa huling bahagi ng programa ay muling naglektura si Pastor Diaz ng ilang mga mahalagang puntos tungkol sa healthcare group, gaya na lamang ng pangangaral, pagsama-sama, pananalangin at pananampalataya. Sa unang trip dito sa Occidental Mindoro, nakita ko yung possibility na kung saan mas marami tayong magagawa sa pamagitan sa paglilingkod sa mga kapatid, through care group, church planting, at doon din sa mga katutubo kung ano yung kanilang pangailangan. Nawa, ito ay magbigay ng umpisa upang sa ganun maging masagana pa ang distritong ito. Masayang natapos ang programa sa pagtutulungan ng kapatiran sa pangunahan ni Pastor Ray Rada. Inaasahan ng mga kapatiran na ito na patuloy silang masuportahan ng distrito sa spiritual na pagunlad nang sa gayon ay hindi sila mawala kundi bagkos ay madagdagan pa. Layunin makapaghatid ng mabuting balita mula rito sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. Cesar Balkin, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.